having many, if not. Brother, good morning. Pag-iisa natin ang mga tinuro, asan natin yung mga dead cards.
sa ilang mga nagpupay dito? Ilang mga owner na po tayo dito? Itong dalawang program po, sir. Dora sa kaagin. Lourdes po. May nag-ano po kami. Ayan lang po kami. Magkapatid yung may-ari. Yung Lourdes, mayroon 26 unit. Lots. Ay, ang dami natin dito. Hindi, dapat kasama sa... Dapat po kasi ano talaga dapat. Sa paglilista? Oo, ng, kasi ano sa... Diba? Kasi yan ang ano, yan ang hinahanap ng mga politiko. Hindi, yung number of voters. Kasama sila. Dito sila nakapoto. Ganun na rin. Yung mga tinag na dito, tinag namin dito, nabuboto yun. Maraming sinamat. Silipin ko lang po yung sa atin. Tamahan natin. Thank you.
Efren. Morning po. Correcto. Morning. Galing ang kwenta kung ano. Eh, kung... Oh, okay. Mamaya. Mamaya. 1 o'clock alit. Kamusta po? So lahat po yun talagang pinila lang po. Pero at least sigurado lang natin na mabisita. Kaya talagang talagang ina. Actually, nag-initiate lang kaya pumunta kami sa opisina. Yes. Pinapalaw namin sa mga problema. So, ang naging problema yung pagkatayo ng sariling poste, nasira sariling transport. Doon na mabaray naman. Bakit problema rin? The last time na nagpalaw kami, sinasabi yung excavation permit. Kanina pinag-uusapan natin, sige, masabi mo lang yung initial talk natin na sino gagastos na pagpasok na mainline na industry. Ah, wala pa naman binigay sa computation kasi parang merong... May cost. May cost na... May cost yun eh. Yes, yun talaga yun. Yun yung issue dun eh, yung cost. So, kung okay sa inyo, at least mapag-usapan natin. Kasi kami nang i-dito sa silang... Pero isa lang na lang muna kayo makausap at imaragpo. Kasi pag-ilaw na kami sa ibang lugar na rin, gano'n naman eh. Para lang mapabilis. Okay, salamat. Kung hindi man kaya natin, makashare kami ng dandas ng sali. Okay. Ito lang na pwedeng magkakusap-usap kaya. Oo, para ma-check na natin. Oo, kahit sa mga ito.
wala naman ako ng problema sa iyo. Para mapabilis lang. Kung yun lang, imposible sa ano. Sir, para mamalaman lang kayo pag may mga gantong... At pero hindi ko namin, sabi ako, ano, talagang sa totoo lang, part talaga ng kailangan doon na. Hindi, parang nag-set na tayo ng standard na dapat ako kahit sila. Saan niyo po dito sa inyong saan ba lalabas? Ay, news lang po. Sa Facebook. Ang number one concern namin dito is yung ano, yung paglalagay ng Meralco mainline papasok dito sa Lourdes Home at saka sa Teodoro Compound. Kasi yung nagumpisa ang mga bahay dito pakunti-konti, kaya nagkaroon ng sariling sa sariling linya, no? Hanggang dumami yung bahay, ang nangyayari, nagkakaroon ng overload. Kaya nagre-request kami sa Meralco na maaari maglagay ng poste dun sa bukana at merong sariling transformer. Okay? Yung concern din namin na pangalawa, yung right-of-way sa entrada, na masimentuhan sana o maaspaltuhan, kaya lang yung may-ari ng lupa ayaw pa i-donate sa LGU yung entrada na main road, kaya yun ang nagiging problema, no? Tapos sa drainage naman wala kaming problema kasi minsan na tatawag namin ng barangay para linisin. Okay. Nagkaroon kami ng problema sa garbage collection pero mukhang okay na. Kaya hindi na namin tinapik kay Mayor yung pagkokolekta ng ano ng basura dahil nga nag-normalize na yung ano yung pagkokolekta nila. Yun lang ang ano namin ang main concern namin yung linya ng kuryente na nagkakaroon ng ano ng spark. Na, baka magkasunog. Ano naman po yung naging tugon nila Mayor at Congressman sa inyo pong mga concern? Kakausapin nila yung Meralco representative, no? Para mapabilis yung proseso sa pagtatayo ng poste. At natanong ni Congressman Romulo na baka hindi lang yung excavation permit ang problema. Ngayon, yung aming treasurer, sinabi kanina, na nung nakikipag-usap sila doon sa Meralco office, merong costs involved
na yung pagtatayo ng sa loob ng poste at saka yung main line, eh meron kaming i-share na ano na gastos. Ang sabi naman ni Congressman Romulo, mapapag-usapan yan at maaari kaming tumulong sa gastusin. Okay, baka gusto niyo pong magpasalamat o mag-insahe po sa ating lokal na pangalan. Oo. Unang-una, katulad na nasabi ko kay Mayor, maraming salamat kasi ibinoto namin si Mayor, si Congressman, kasi gusto namin ng pagbabago. At hindi naman kami natupad naman yung pagbabago na ginagawa ni Mayor, marami na siyang nagawa. Kaya nagpapasalamat kami sa mga ginagawa niya ngayon dahil kita naman natin yung mga ginagawa niyang mga project, yung pagtulong sa mga kababayan natin Pasigueño. Magandang mga ginagawa niya. Marami nga na siyang nabalitaan ko na mga casual employees na naging regular no? At yung kanyang mga 10-year plan, katulad ng pagpapatayo ng bagong City Hall, maganda yun nakikita natin na yung income ng Pasig, no? Napupunta sa magandang proyekto, no? Hindi nagiging source of corruption ng mga dating nakaupo. Kaya sana more power kay Mayor tsaka kay Congressman, no? Kasi kung ganyan ang kanilang mga magandang adhikain, tuloy-tuloy siya lang susuportahan ng taong bayan ng Pasige, ng Pasig. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, boss. Saan ba lalabas yan? I miss po. Salamat. Thank you, boss. Okay.